10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 Team Ban. Radiant Team Ban. Remaining. Dire Team Ban. Radiant Team Ban. Remaining. 10 Team Ban. Remaining. 5 seconds remaining. 8 Team Pick. Yong! And welcome back, syempre, sa Quenix page. And this is the coverage of Hainan Spring Invitationals. Ayan, ang ating Game 2. Neon Esports. Neon Esports. Neon Esports versus X-Loki with X-Loki taking the first game. Ayan. So, samahan nyo kami. Kami ang mga magiging caster nyo for this game. This is Pilage. And this is Casey. Yon. At syempre, yung nakatago sa gilid ay... walang iba. Pinaka-pogi. Pinaka-mabait. Ang kuya ng lahat. Ang kuya ng lahat. Kuya Nick. Kahit na kasi mangot. Yun. Tamang ano pa nga ako. Kuya Nick. Shoutout sa inyo lahat dyan, guys. Alam nyo na sa mga kapasok lang. Guys, share nyo na yung stream natin. Yung. Dahil ito ang ating Hainan coverage. And Neon Esports and X-Loki yung magkalaban. And mga magkukumpare. Yung X-Loki yung magkakumpare. Sabi nga, magkakumpare daw kay Tanya. Magkakumpare nga, no? Sabi nga. Dami na nanonood. Kanina si Benhur nandyan. Mm-hmm. Oh, diba? Tapos si Fly Solo pumunta doon sa chat-chat. Oh. Diba? Dami. Yung mga nanghihinang sahod. Mga ninong-ninang. Mga magkukumari nandyan kanina. Diba? Pero ayan. Pero bago natin balasahin yung ano, since the first two picks pa lang dito. Nakakainip din kasi tingnan yan eh. Ganun eh, diba? Siyempre, so, pa, habang nasa draft, alam mo na yung gagawin mo. Oo, diba? Pasok. Let's bet muna kung gusto mong kumuha ng ating mga beta balls. Ayan. Fast, safe, and secured. Make sure na yung page lang ipipm nyo. Huwag kayo makikipag-transact sa iba. Ayan. Siyempre, dyan yung item. Sabi nga, ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nababagot? Tara na, mag-let's bet. Ba't pag Dota 2? Hindi, alam mo yun. Oo, alam ko yun. Oo, alam mo yun. Mga ano, ikaw ba ay nanunungkot? Pero, at syempre, pag nainip ka sa Let's Bet, eh, gusto mo real money, yan, dito tayo, Loot Bet. Gamitin nyo po yung ating bonus code, Lupon. So, up to 100 euro. Ay, euro nga? Euro ba ito? Ano? Euro, oo. Ang ating, yan dyan, yung maximum. So, kung mag-load ka ng 100, matik.
100 din. Yung 50 kay Casey. Wala. Walang ganun dyan. Inutang pa nga. Oh. Sabi mo, ano nga yan, lunch fee? If there's a loot, there's a bet. Easy. Easy panini. Natawa si Kuya Nick. Natawa si Kuya Nick sa sama ng loob kay Casey. Diba? So, dyan kayo, ano, real money. Ayan. Mas ano dyan, ha? Mas marami. Siyempre, marami yung ano mo, nadoble yung linood mo, eh. Di mas marami kang mabebetan dyan na ano. Laban Ninong, sabi ni Jenik. Alam ko mag-share din niya si Jenik, eh. Kasi sinusuportahan niya yung lahat ng Ninong. Sorry ba mag Ninong? Ayoko. Misis ko nga, buntis eh. May misis pa ako. Kalimutan ko bigla ah. Pero guys, diba? Right after this Hainan coverage, meron tayong minor din na, uy, simula na siya kahapon from March 5 to March 8. So hanggang mamayang gabi or madaling araw tayo doon magkakasama. And of course, kung merong Hainan, merong minor, meron ding civil war na gaganapin on High Grounds Cafe sa March 15 na po yan. Yung nasa kaliwa, maglalaban. Pag sinong manalo, lalaban sa nasa kanan, which is si Tita Alec and the rest of Opa Shakers. Ayan. So, Pathetic Shooters versus Solid Pushers, March 15 at High Grounds Cafe in Quezon City. Ayan. Yung sa mga bumili ng ticket, make sure na i-check nyo yung email nyo, mga sir. Tapos, kung hindi nyo alam kung paano pumunta ng High Grounds, napakagaling ng mga moderator natin sa Lupon. Oh, nakapin. Alam ko yes. Nakapin yan eh. Pinin nila on how. Lahat ng direksyon, may manggagaling ng North, may manggagaling ng Kamuning, may galing ng Cubao. Lahat yon nakapin yung directions doon. Pag tinamad kayong tingnan, eh di i-taxi. O kaya, i-ano nyo. Sino po, Kenny? Mga tropang, ano, magpapa, okay. Guys, dahil wala Casey, kung magsabi nun. Ayoko. Sa summer na eh. Dahil marami ng summer. Anong maraming summer? Isa lang ang summer. Malamit na ang summer. Oh. Magpapatuloy na. Sa mga tropa ni Kuya Nick na? Kaya lang naman magpatuloy sila pag di pasokan na, di ba? Oh, mali yun. Mahirap yun. Ma-absent pa sila ng isang linggo. Sikip ng pantalon nun. Hirap nun. Sasabit yun. Hirap. Ayun. Para ano? Para hindi masyadong ano. Di mo para huli ng lahat? Pag sa kwentuhan, ikaw muna yung magbida-bida doon na, oh, ako, katapos ko lang ka, anong, summer. Yun. O, shout out sa lahat na nandiyan niya, sila Darwin Riego. Share nyo naman yung ating live stream, mga sir. Simpleng-simple. Pag shinare nyo, napaka-public. Diba? Tapos, kapag na-share nyo na, eh, nag-bet na sa Let's Bet, Loot Bet, nag-aantay ng drop, flip muna tayo, syempre, kay Dota2Hunt.com. And don't forget to use our code, Lupon WXC. Ayan. Referral code yan, ha, mga sir. Don't forget that. Ayan. Tapos yung mga social media pages namin. Ayan. Sige, mag-like kayo ngayon. Mag-like, ay mag-follow ka sa akin ngayon. I-shoutout kita kung sino ka man. Oh, ganun kasimple. Yeah, and hi daw kay Kuya. Ayun, lumabas sa sige. Ano mo kala, labas lang Kuya. Pero uy, balasahin na natin ang ating mga draft dito. Loki versus Nian Esports. And 1-0 na nga in favor sa ating team, Loki. And let's look at the draft. Ex-Loki. Napansin ko sa Nian Esports dito, binana nila yung Razer. Ang sakit-sakit sa ulo. Ang sakit-sakit sa ulo ng... Parang natatawa ka, pinipigilan mo yung tap. Parang hirap na gayahin. Sakit ngipin post. Dalawang masakit ngipin post. Sobrang sakit ng ngipin post. Agik, pero... Uy. Ay, okay na ba? Okay na. Pero yan, Nature's Prophet, Leech, Troll Warlord, and Nyx Assassin. Ano masasabi mo dyan, Casey? Well, Loki kasi kinuha nila dito yung Nyx Assassin sa Neon. Kasi tingin nila comfort pick yun. And kita mo naman yung band dito, binanalin nila yung Timber Saw. Kasi kahit na sabihin mong nakakuha sila ng panalo kanina, naging threat pa din yung Timber Saw sa laning phase. Yun yung pinaka... Nag-share yung dalawa. Si Jenica, tsaka si Alisa. Hop. Ninang, hello! Laba tayo dyan? Maka may pa-Shanghai kayo dyan. O kaya Mojos. Na stone gaze, yun nga lang. Pero yun nga, yung Timber Saw... Yeah, threat kasi siya kanina sa laning phase. Binan na ba? So, kita natin Loki dito. Leech Troll na magkasama sa lane. Talagang focus sila na patabain itong Troll, which is MCY yung gagamit. Pero sa kabila naman dito,
alam mo na nakuha lang ni Yun Esports lahat ng comfort pick nila. Ayaw. Since na-open yung Templar Assassin dito, pick natin sa second pick. Why not, diba? Kasi napaka-comfortable namang gamitin niya ni Japoy. Pa-4 kaya ito? Yep, pa-4. Pa-4? 5 Bane, pa-4, Center 3. And core na lang yung position 1 na lang yung kulang nila dito. Pero sa kabila naman, pwede sila magban ng Magnus dito. Since Magnus is still open. Tingnan mo. Pag ito, ginanong ko, baka mawala yung baga mo. Lumabas sa mga ako yung baga ko. So, ako sa tingin ko, ano, yung Team Verso, kung hindi baba ng Loki, yung kukunin nila yan eh. Ng ex-Loki. Tapos ang gagamit niyan si Kai Solo. Pero Magnus ha, open pa rin talaga dito for Loki. So, kung ayaw nila magkaroon ng combination yung Troll and then Magnus na sobrang sakit din naman pagka nagawa ng Loki dito, ex-Loki dito. So, might as well iban na lang nila yan. Dito na. Yung sinasabi ko kanina, pwedeng i-position 5 ni ano yan. Kaso, malakas sa lane. Yes, tama. Ajan Supply Zone. So, siya yun eh. Nakakita natin yun eh. Ang problema, nagpo-pull off yung power spike niya in mid-game. No? Yung Timber. So, ikaw ba yun? O si Dainari yung kasama ko? Yung ako. Ano, oh, diba? Yung Timber. So, position 5. Oo. Diba? Sa reunion na lang po yun, Shanghai nyo. Ay. Eh, kayo-kayo lang yung mag-reunion. Hindi naman kami kasama. Kayo-kayo lang? Oo, yun yung talaga. Literal, kayo-kayo lang. Kami naman nakikiano lang. Kumbaga sa ano, alam mo naman ako, Shanghai Lords ako. Very satisfied. Pag nakakita nga ako ng Shanghai, muna-una kong tinitingnan, may CCTV kaya dito. Tingin-tingin muna ako. At saka yung nagsasalok. Ay, may gulo doon, oh! Pag natingin niya, oh! Diba, kuha agad tayo ng tatlo. Tapos kukuha ka ng lima. Kukuha ako ng lima. Tapos yung panghuli, yun yung... Hindi, yung dalawa, ibubulsa ko na yun. Tapos babalik ako dun sana. Kukuha uli ako ng tatlo. Galing mo nga dun. Uy, but Bloodseeker, last pick for Neon Esports. Pero mas binan nila yung ano ah. Mas binan nila yung Batrider instead of a Magboost. Mm. Na pwede ulit gamitin dito ng Loki. Pero tingin ko kaya pwede naman... Pwede pa, ay. Pwede pa bang mag-Magnus? Pwede naman, pero kasi TA na yung katapat niya dito. So, makakatapat na talaga si Templar Assassin yan. With that Refraction and Chimeblade na may hirapan si Yowei if ever na mag-Magnus siya. So, tingnan natin kung ano yung sagot ng Loki dito. Since sila yung last pick dito, last pick mid pa yung kukunin nila. Ba't naninigaw ka? So, Templar Assassin, what is their answer? So, ano kaya? Yowei hero to, pag nagkataon. Ember! Ay, GG, Omni Knight, mid-troll. Ha? Hindi. Okay. Omni Carry. Hindi. Ano ba? MC... Sylar, is that you? Oo, pwede. Okay. Ganda ng League Supply solo. Sorry. So, ang alam mo, nakikita ko na yung ano, nakikita ko na yung strategy ng Loki dito. All-in sila lagi sa farm ni Yowei. Alam nila na mabilis mag-farm si Yowei dito, lalo na pagka nabigyan ng space. So, si MCY yung gagawa. Kita ba kanina, di ba? Magnus, yung hero ni Yowei. So, binigyan nila ng space, nakapag-farm. Si Razor dito, nag-rotate ng sobrang aga. So, utility type. MCY yung makikita natin ngayon dito. Ang tanong, Templar Assassin Bloodseeker pa din yan. Oh. Napakasakit ang hero na yan. At saka, center versus... versus MCY if ever na ilalagay nila yan sa safe lane. Diba? Ano sobrang yung magiging sagot ng ano dito? Mabilis! Neon Esports ako drop-wise malakas. Para sa akin ha. Pero kasi, let's see, meron kasing Omni Knight last. Ayun nga eh. So, if ever na may Rapture, Heavenly Grace. Mm-hmm. If ever na pumasok yung TA, Guardian Angel. So, si Omni Knight yung pinaka nagbigay ng way para mapaganda yung lineup dito ng Loki. Kasi imagine walang Omni Knight dyan. Sino magsusustain ng Troll Warlord, diba? Tama. So, Troll Warlord si Yowei yung pinaka dapat mag-step up dito sa game. As well as his other teammates. Kasi pag hindi nabigyan ng magandang space si Yowei, yun yung ikakabagsak na isang Troll. Tingnan natin. A bit greedy nga naman kung mag-Magnus sila. Kasi dalawa sila magpa-farm eh. Kasi kadalasan pag gusto mong Magnus Troll,
usually offlane or position 4 ginagawa yung Magnus. Pero hindi naman lang siya sa meta yung Magnus support. Kasi sayang yung ano mo eh. Sayang yung potential mo mag-farm eh, di ba? Sayang yung potential mo na pwede ka makuha ng maagang mga items. Ganyan. So yun na nga po. Pero ito, simulan na natin ang bakbaka na ito sa game 2 ng Loki or ex-Loki versus Neon Esports. Pakilala muna natin ang mga manalaro. For the side of Neon Esports, on the Radiant side, Playhard sa kanyang Puck, Bagyong Zerg sa kanyang Bloodseeker, Enryu sa kanyang Center War Runner, Japoy for his Templar Assassin, and Jan Will for his Bane. So side naman ng ex-Loki dito, we have MTY on Nature's Prophet, Jaxion on Minario, and Thor Warrior Shanks Dope on Nyx Assassin, and Fly Solo naman para sa kanyang Nyx. Shanks Dope. Ang labo nung tawa ni Nyx Assassin. Nyx. Sabi mo ko, ikaw yun, nasa bus ka. Casey. Di ba? Pillage. Ngayari sa'yo. Di ba? Tama, di ba? Tumawa siya, tapos sabi niya, Nyx. Labo mo nga doon. Malabo ko pa sa sabaw ng dinuguan. Pero, gutom na talaga ako. Alam mo yung mga sasabi pala, tsaka curious ako eh. Nakakagutom guys, ano ba mga ulam nyo dyan? Survey lang, thesis lang. Ewan ko sa'yo, Casey. Seryoso, nakakagutom. Mga rin, gutom na ako eh. Pakain kaya? Kaya ka sa platform. Bago sound. Oy, pero player dito, mga dalipan. Ay, nakapag-pop. The body blocks! The body blocks! And Fly Solo. Ang mga yung body blocks nila ni MCY. Oh. Gary Boy and Arnold Cabillaan. Shoutout sa'yo. Pati si Luis Parinas. Nakita ko yan. Uy, bakit ang sasarap ng ano? Anong adobong hotdog? Uy, masarap yung adobong hotdog. Eh, si James Angko. Masarap din, oh. Minudo. Masarap ng ulam nyo. Hindi ka ba nakakain ng adobong hotdog? Adobong hotdog. Ihiwain mo yung hotdog. Ipito mo. Tapos, lalagyan mo ng sibuyas. Ng bawang. Toyo, tsaka ketchup. Okay na yun. Kahit walang suka. Sarap nga nung Bicol Express, no? Pakinain mo ba yung Bicol Express sa Laguna? Ano ang tawag doon? Bicolano ka na. Hindi ba Express na lang ang tawag doon? Oo, kasi wala ka naman sa Bicol eh. Para sa Bicol ka, saka magiging Bicol Express yun. Ay, pabili ka po Express. Ganun lang daw. Express lang. Oh, nice. Ah, sige, sige. Binataang Longta. Uy, masarap yun. Kaya, kalaging talong eh. At si Ems, uy. Masarap din ulam yan. Alin? Bula Lords. Oo, no? Pag pinakuloan mo matagal yan. Hindi, feeling ko gagawin niyang bagnet, Fly Solo. Paano mo na, papalamigin mo na. Galing mo doon, Boss Pillage. Na, naisip ko lang naman, kayo naman. Nagagalit agad. Di ba? Pork chop na may atsara. Woo! Kapsi! Marunong din ako gumawa noon. Pero diba? Pero oy! Oo, John Will. Nakakuha na sila ng kill. Napatay din nila dito si Shanks. At medyo ano yun ha? T-tours yun. At again, another T-tour. From left kay Zerk. Right. Oo. Left to right. Grabe naman yung ano. Sakit nun sa ano ha? Sakit nun ha? Pero again, kita mo naman. Uy, Yowen dito delikado. Pero yung stun. Oh! Yo, puy, nabutay pa nga si Yowie. Pero Shanks, tingnan natin kung makakahirit dito si Shanks si Dope. Oh. Yung sa lagubang, oh. Pero may refraction, makatiyan, sir. Okay na. Kailangan mong ikaladril yan. Watching from Canada, go, Neon, Japoy, sabi ni Carl Zepper. Ay, oo, masarap ang lechon dyan sa Cebu. Sa Karkar. Para ako nagkamali ng tanong, ah. Dapat di ko na tinanong, ah. Nakakagusap, ah. Naku, nakatikim ako ng ganyan. Binuwian ako ng, ano ko, ng kapatid ko. Noong grabe, Cebu, wait, galing Karkar. Wait, gusto ko si Lloyd dito. Steak medium with tarragon sauce. For dessert. Mango panna cotta. Panna cotta. In short, ako, kung tatanungin mo ako ng ganyan, I'll go for, ano, steak, medium rare, with, mushroom, hindi, ano sa akin, with Dijon mustard.
with Dijon mustard for the gravy. Chicken na lang. And then for the side will be garlic mashed potato with same gravy. Mushroom gravy. And then for dessert, I'll take tiramisu. To balance the sweetness over the bitterness. Hey, I'm a culinary graduate. Don't underestimate my palate. Yes. Diba? Palay. Palay. Ano yun? Bakit? Pag palay ba, ano? Balet? Oh, bakit ang wallet? Oh, walay ba? Walay. Oh. Yung wallet mo yun, walay. Oh. Walay naman. Adi, palay yun. Palay. Ay, naku po. Uy, Jaboy, napaginita ng dalawa. Nang salagubang. Kanina pa yon. Oh, gusto nila gawing ulam. Eh, tayo na nga ulam na naman yung Fly Solo dito. Pula Lords ng Neon. Uy, masarap din yan. Chocolate truffle shavings. Yan. Masarap yan. Panako, hindi, pangit yun eh. Panako to naman yung chocolate. Ay, kusinero din pala si Lloyd Pingol. Kaya naman pala, hindi ko pwede. Diba? Sabi ko sa iyo eh. Hindi ba nakakakain ng ganun? Mm. Hanggang ano lang. Hindi, masarap kasi yung steak kapag para sa akin ako. I'm a medium rare guy. Pati yung kulay ko. Yung kulay ko kasi well done. So bakit ako kakain ng well done? Medium rare lang tayo, mga sir. Kesa naman sa rare, di ba? Ito nga, tanong ko sa inyo eh. Anong color ang nagsisimula sa letter M? Muti. Di ba? Di ba? Ako, gusto ko, ano? Masul. Mamula-mula, tsaka mamink-mink. Yan. Yun yung nagsisignify ng medium rare. Mamula-mula na mamink-mink. Adobong salagubang. Kadiri naman yung adobong nun. Eto, tignan natin kung anong mga ulam yung mangyayari dito sa Neon Eastwards and then Loki. Eto, may Bula Lords na dito. Ito, tulingan. Sa amin, napakasarap ng tulingan sa Batangas. Oy, ayun, grabe, kumain ng kangkong. Ayun. Kangkong si Andy. Oo nga, no? Napakain ng kangkong doon. Yung inyo sa Antel. Adobong kangkong. Oh. Ito na, anong ulam to? Anong ulam? Eto na. Sa laging to't sa lagubang nangyengilam dito. 3 to 1 situation for Jaboy. Tinola. And Jaboy. Tinola assassin. Tinola. Templar assassin. Tinola assassin siya. Gilbert Bandiola. Shout out. Yun, Chapsuy. Ang Chapsuy sa Dota, ano yan? Paiba-iba ng build. Chapsuy! Chapsuy yan! Oo, kunwari bumuo ng Maelstrom. Pag buo ng Maelstrom, biglang bubuo ng BKB. Pag buo ng BKB, biglang bubuo. Oo. Nyapsuy. Pero uy, makapag-initan ata dito si Justin Gimberlake. Walang mana, pero sir, still farming. Simmer ground beef, mold it into sausage, then fried it after. In short, lang gunisa. Ako, ito, pinakagusto kong kinakain sa umaga. Pulled beef strips with caramelized onion. Ano yun? Corn beef. Grabe naman yun. Ganon kalupit yun. Pag nagtipid ka, bumili kang Delimondo. Pero eto, Janwell, mabibigyan dito yung Nature's Prophet. Nagpipis sa tabi niya. Vinaritlik. May kasama mga Teletubbies. But Dream Call will be provided as well by Playheart. Napaparito yung kanyang ultimate ni Center War Runner. And Enryu, he'll go down. Yowie makakakuha nun. And Shanks, napatay naman niya dun. Si Playheart. Oh, namatay si Tilapia. Okay. Oh, at namatay din dito si Play Solo. Oh. Yung Ditch. Grabe naman yun. Ihawin mo siya. Ihawin mo siya. Kala na, nagkagutuman na talaga dito. 7-8? Paano naging 7-8? Mga sir? Ano yan? Huh? Uy, huwag kayo mag-post ng mga link-link. Para kay Boss Village. Ano yan? Record na tayo. Gusto niyo mag-record tayo? Best? Bakit? Kasi minsan ganun eh. 7-8 na daw. Eh, di ba ka sa Dota? Pag, ah, oo. Pag nilabas mo, nakikita dun sa scoreboard, 7-8. Huwag kayong mag-ano, huwag kayong mag- dito, mag-spoil mga sir. Kasi yung mga moderator natin dyan, medyo may initin ang ulo niyan. Oo, ligwak gunner ka talaga. Oo, ang hirap naman nun, yung magagamit ka ba ng ibang saka Facebook account para lang makanood. Tsaka ang source lang natin is yung Dota TV, di ba? Wala tayo dun sa ano.
Oh, ayun, may sinasabi si Joshua Gaudo. Wala naman bomb pumipigil sa iyo. You can always go to the other channel. Exit na po, sir. Oo, ito, ha, bibigay ko na sa iyo. Exit na po, sir. Oh, pwede ka nang lumabas. Hindi mo nag-aaya ka pag gusto pa nila diyan eh. Relax ka lang, calm your horses, 'di ba? Diba, sir, delikado siya dito, mabibigyan siya ng tatlo ng ex-Loki. At dahil nga, no, grabe naman pala nung monster to. 7-8 na nga yung score. Mukhang magiging 7-9 pa. Pero Janwell, makakapag-PP out of safety. 7-8 na. Magaling. Isa ka ng ganap na Nostra. Oo. Nostra spoiler. Nostra spoiler. Pag kumoment pa ng isa na hindi maganda, I'm sorry. May headbutt nang wala sa oras yan. Headbutt mo nga. Diba? Balongski. Akala ko eh, after niyang manggulo, nagpapa-shoutout pa siya. Lupit mo nga doon. Hindi naman ganun katigas yung mukha mo, di ba? Exit na po, sir! Wala si exit na po, sir. Oo, pasalamat nga. Walang ano. Walang antag dito. Walang Mars. Kung nagkataon, exit na po siya. Pero habang wala pang bakbakan, ha? Dota 2 Hunt, mga sir. Don't forget to use our code, LuponWXC. Ayan ang gamitin yung referral code. Kasi may nag-spoil eh. Ano ba yan? Baka po. Lajpi, ikaw ba yung nabobord? Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba ay nalulungkot at walang nga ngamat sa buhay? Iyon. Sa buhay. Ayun, sabi ni Yang Chen, babay na po, sir. Ayan ang gusto ko sa mga viewer natin eh. Diba? Dapat simpleng ano. Oy, pero teka lang, pinatulog muna dito si Yowie. Medyo mahaba daw yung biyahe mo. Baby, oh, Lugana. Iyon. Naman doon yung bigla sa suway eh, diba? Ayun, matindi yung si Chablison pa kanya. Alis na po, sir! O, diba kami, pina-exit lang. Matindi si boss, o, pina-alis. Yung sunod yan, may layas ka na po. diba? Ganyan yung mga viewers. Kaya mahal na mahal ko yung viewers ng Lupon. Kaya mahal na mahal ko yung mga yan eh. Kapag sinimulan ko ng isa, at saka alam nila kung kailan sila hindi mag-overboard, di ba? Miss Casey, pakiayos ng... Ito, alam mo to. Miss Casey, pakiayos ng camera, masyado mababa, hindi masyado kita buk. Ikato ka nga ba nagkakas? Pwede na ba? Ayan. Zoom point mo sarili mo, ikaw na mag-adjust. Ako na mag-a-adjust, ha? And then, shoutout sa Junius Vincent Lastrinia. Di ba? Oh. Pero dito na tayo sa ating score. Yung konti pa rin na talagang Nostra spoiler yung ating isang wala dyan na 7-8 yung score natin. Okay. Okay na yan. Sige. Ayan. Maniat mo na po, boss. Masarap sa umaga. Di ko mga iso pinag-ayos ng bagahe. Bakasyon ka muna, sir. Muted ka muna, sir. Vacation ka, sir. Ano ba yan? Yung mga viewers natin, tulog kayo, no? Pag nakikita na nila ngayon yan si ano, matatandaan ko kung sino yung mga viewer lagi nito ng ano, ha. Pag sa Civil War, may lumabas na JG, ay JG, na Mars, tingnan mo. Exit na po, sir. Pag-spam kayo ng ganun para alam namin. Malay mo, maging chat wheel yan. Exit na po, sir. Sabay pa yung boses natin doon. No? Wala lang, nangarap lang. Lagi ka na lang, lagi ka na lang. Piliti mo magkita ng Mars. Mars me kayo, mag-Mars me! Exit na po, sir. Pahaba ka muna po, sir. Okay. Pahaba ka muna po. Katatapos nga, kaahit nga na. Kasi-shave lang po ng book, sir. Makinis yan, sir. Oo, di ba? Ay, naman yan. Pila na para sa ticket mo, sir. Grabe naman talaga yun. Yun yung isang matindi, cancer mo, sir. Diba, oh, yung playhard. Nabigyan nga dito. And, oy, tumalun dito si, ano, si Enrio. Tatlo. Apat. Laban sa isa. Pero nakapag-stampede pa nga siya. Ang tanong, makasurvive ba? Hindi. Pero yung chain cross, hinahabol siya ng bungo. Janwell will also go down at 11. Or rather, the first 10 kill, mapupunta nga yun sa side ng ex-Loki. Oh, ginawang barbecue. Tinusok ni, ano, ni Nick Sassin. Oo. Ganoon na niya. 7-11. Oh, 7-11. Diba? Oh, ayan. Yeah. 7-11 talaga yung score natin ngayon. Take out ba to, sir? Lahat na lang meron. Patulpo na po yan, sir. Ayun na nga, nagkatulpuan na nga, diba? Ganun lang, diba?
Simpleng-simpleng ano. Siyempre, hindi naman. Ano, dapat nakakaroon din tayo ng katuwaan. Pero again, kita mo dito yung healing aside. Let's get back to the game dito. Kita mo yung domination again dito na ex-Loki early on. Yung ganyan pag may Nyx eh. Dapat alam mo kung paano kontrolin yung mapa ng kalaban niya. Uy! Tumunog yung dugo. Nako po. Mukhang gagawa sila ng dinuguan dito. And si Yowen na mapapag-initan ng dalawa. Hop! Patay dito si Yowe at si player naman doon sa kabilang side. Binabakbak din but fly solo. Makakapag-tipe siya sa seguridad niya. And uy, yung Templar Assassin lumalaban doon. Si Shanks nabigyan. There you go. At hindi nila mahanap si JG. Nakapagtago. Nagpanggap na puno. Oo, pero again, yung pagkukontrol ng mapa dito, enough nas na si Nyx Assassin lang yung gumawa nun. Eh. Pero kasama sila lahat doon. Alam mo na NP, kailangan niyang ma-outfarm bago siya maramdaman ng sobra. So talagang medyo out of the blue yung pag-go nila doon. Masyado nang malalim din yan. Madaling maka-respo. That may tier 2 tower, may outer tower, may tier 3, may outpost, diba? Lahat tama. Na pwede. May tier 2 tower pa sa mid. So, ang daming pwedeng tipihan ng Neon Esports dito. So, anytime. Kontrolado pwede silang, mapa. Pwede silang si Hitsu ba yun? Sorry. Hindi. Yun, no? Hindi. Hindi ba si Hitsu yan? Hindi si Hitsu. Akala ko si Hitsu eh. Kukunin ka na sa ni Lord Sir eh. Patay tayo sa'yo. Wow, huwag naman. Yan. Pero nagpa-MMK lang yan, boss pilot. Kangkungan na po, sir. Pero ito gusto ko. Saan yun? Basta talaga hawak ni Japoy yung ano. Hindi napapabayaan sa kusina si Japoy. Laging merong stocks. Napapabayaan nga ka po sa kusina. Hindi pinababayaan ng support. Diba? Okay. Talagang alagang ano. Alagang support. Januel and alagang play hard. Napakasayang. Pero uy! Tamang Roshan pala sila dito ha. TA yan, mga best. Oo. And Drinko, naibigay na rin dito. And Doug Blinky na nga dito si Enryu. Naibigay na nga rin dito yung Rapture. Kumamatay si JG. Wala siyang buyback. At yung Roshan, nahayaan na lang muna siguro nila dito. Enryu will go down. Yowe as well. Oh no! This is really bad for Nyx. Ay! Sumunod pa si Fly Solo at pati yung Nyx Assassin. Tingin ko the Roshan attempt. It's too early for them na kunin yan. Well, ang inisip kasi nila dito, Desolator na si Japoy. So, kailangan nating unahan sa pagkuha ng Roshan. Pero kita mo naman, naunahan na sila sa Roshan. Nakuha pa ng cash flow TV. Apat pa kamo. Tingin ko dapat binigay na lang nila yung Roshan. Kanina, 8-11. 7-11. And then after two team fights na behind na agad yung ano ex-Loki dito. Hindi pa din yan eh. Kumbaga ano yung pang-clear nyo ng Roshan ng sobrang direct bilis, pa item check. Diba? Ano yung pang-clear nyo ng sobrang bilis talaga ng Roshan? Troll lang. Troll. Eh hindi naman ganun kabilis yan kasi troll lang naman talaga hataw dito sustain lang ni Leech and ni trolling ka pa nun. Crystallis pala yung item ni ano Blightstone and Crystallis. May Katerin plus drums ni Nature's Prophet. Meron din, but ang hirap kasi may Stampede din para maka-catch up dun sa... Okay, thank you, Direk. So, things go sideways dun sa teamfight na yun. Ichiran Ramen, the best. Oh! Ako lang ito ang nagpunta ng Japan na hindi nakatikim ng Japanese food. Kung halata ang taong hindi pa nakapunta ng Japan. Yun lang, pero Shanks, mabibigyan ba rito? Uy, ang bilis nga nitong ano. Salagin to! Salag gold. And drums will be pa. Pero napakagandang impale naman nun. Ba't saan nagaling yung impale yun? Let's see. Hindi, alam nandito na, silang dalawa eh. Nandito, nandito silang dalawa. Dito yung si Shanks eh. Paano tumalon yun? It's all about the angles. Okay. Kurt, si Kurt yun, si Kurt. Yan alam yun. China. Oh. Kurt Angle. Hindi ko kalala yun. Best of 3 po ito, mga sir. Best of 2. Ah, best of 2 pala, sorry. Best of 3 tuloy na pambakot. Best of 2 lang po tayo, best of 2. Ayan o, drawing niya. Ganyan kasi yan, guys. Oh. When there's an X, there's a way. Ayan. Pero ito, nagkabigayan na naman dito. Nabigyan na naman si, ano, supply solo. Ako, dapat kasama talaga sa bantong, ano eh. Oo, basta niyo ang katapat dito mo. Dito sila naglalaro talaga sa Templar Assassin. Wala sa napakailam kung first base pick nila yan. Ang mahalaga nakuha nila yung comfort zone ni Japoy para doon sila mag-improvise kung ano yung for example, ayan, si Japoy dito may Aegis, meron siyang item. So backup lang yung apat na heroes dito. I mean yung tatlo. And si ano dito si
sir naman dito, siya yung magpa-farm naman. Siya yung kukuha ng lahat ng space para makakuha ng item. Tama. Basta kalbo, kilala ni Pillage. Meron naman akong mga kakilalang kalbo. Hindi, I mean, yung... Dire's bottom tower is under. Ano ba to? Hindi yung pagkain. Ay, hindi yung pagkain. Nakala ko kayo. Pagkain yan eh. Alam mo naman eh. Ramen? Oo, ano, sarap yan. Pero pag nakapunta ako ng Japan, siguro, tatry ko yan. Tatry ko yan. Anything na walang seafoods is good for me. Tatry seafood out. Pero uy, MJY na... Ay! Napatid! Yung coil! And, naku po, napag-inita na nga sila ng tatlo dito. And again, another kill! What is this? For Jaboy! Medyo mahirap to for ex-Loki. Hindi dapat mag-fall agad ng sobrang aga yung NP pick. Kasi may troll pa silang lalayan dito. Yun nga eh, meron pa. Pero madali rin kasi i-counter yung troll. As long as makuha mo yung timing nung ano eh. Mm-hmm. Kapag nag-battle trance yan eh. Diba? Anong meron dyan? Malalang. Huh? Ayan, 16 and 12 yung score natin. 5K gold advantage nasa Neon Esports dito ngayon. Because of the Roshan advantage. Ang pogi ko daw may nagsabi. Huwag kayo masyadong maingay. Scott mo eh. Tayo-tayo lang eh. Huwag mo masyado ipagkalat. Bakit ganun sa'yo? Nag-load sa'yo? Hindi. Ano ba yan? Bakit di open weapon? Huh? Tingin nga nung huling medyo. Again! Si Yowie dito, nahihirapan siya kumuha ng lasis. So, tingin ko dapat nag-ano talaga sila eh. Nag. Hirap din kasi, nagulat ako dun sa NP carry. No? Kasi teamfight-wise, maaga talaga magsasama-sama yung mga yan. Si NP, alam naman natin na yung teamfight ni NP sa liit ng chance na may panalo lagi every time na nandun. Kasi wala naman siya makahalos tulong, di ba? Yung damage ay, output lang. Alam ata nila yan. Ay, nag-smoke sila sa tabi ni Shanks. Sayang smoke agad nila doon. Shanks doon! Oo. Napakahusay naman ang ginawa nila doon. Shanks doon. Kaso lang, pag nag-long game, wala nang ilalakas panty eh. Well, kaya nga yun yung gustong-gustong gawin ng Loki dito. Kailangan stretch the game into a long game. Kaso wala silang hard carry. Kaso, isipin mo ah. Troll, Warlord. Meron kang Bloodseeker. Pero may Heavenly Grace naman. Pero kasi makakokontrol at makakontrol ka pa rin dito. May bait sila dito ni Neon Esports. So, yun yung kailangan nilang FFN dito. Yun yung kailangan talunan ni NP or ni Nyx Assassin para hindi makontrol yung Troll Warlord nila. Kasi, pag nakontrol ng Bane yan, for example, nag-grip siya or na-sleep, paano na, di ba? And looks like mag-smoke sila, ha? Oo. Tapos sinigurado na nila doon. Sa warsa sila o ano. Ah, hindi. Sila naman pala yung mga ano ngayon. It's a very wrong if center yung makuha nila dito. Masyadong matagal yung stopping. May gem na rin yung Bane. Naku, hahanap ng iba yan. Hahanap ng iba. Oh, ganyan naman yung mga yung umahanap lagi ng iba. Pero, op. Oh. Shanks. Tatagpuan na medyo mahirap na. Alam nila, alam mo yung instincts ng Neon Esports dito. Gumagahan na eh. Mm. Alam nila na anytime soon pwede mag-smoke. Walang nag-dip sa taso. Sobrang pwedeng mag-farm dan yung troll. Pero walang nalabas. Si troll hindi nalabas sa lane. So, extra careful. Daming words. And Halbert. Anong bubuin ni Centaur? Halberd yun. Abyssal. Kailangan na... Ayan, halberd na nga ginawa ni Bloodseeker. Pwede mag-double halberd seal dito eh. Wala ba... Ah! Pati nga ni, ano, ni... Centaur. Baka wala. Mag-abyssal na naman yan, ha? Crimson. Kasi Crimson. Ano magagawin dito ng troll at saka ng NP, di ba? Yung physical attack lang yung pinaka magre-rely sila. So, Crimson is a very good choice for Centaur. Tingnan natin. Nagulat kasi tayo nung ano eh. Di ba tayo rin nag-cast nun yung Abyssal yung ano? Abyssal. Abyssal yung Center Management. Ha? Pero madala ka may dito nun kasi alam mo yun, kailangan si Center umataw talaga para makakuha niya ng or ma-utilize yung paggamit ng Abyssal. Pero ngayon, more on team fight. Yung mobility kasi nun, yung talon. More on sustain yung ginagawa dito ng Center. Which is kailangan nila talaga. Hmm. Si Yowie pa ba yung naglalaro sa Loki? Yes po! Si Yowie po yan. Siya yung mid laner. Pero dito na... Ano sila magpe-player ron? Di, mukhang dito sa bottom jungle magkakaano na. Magkakalokohan na. Nagtatansyaan
pa rin yung dalawa eh. Kasi hindi naman pwede magkamali yung Neon Esports dito. Nasa kanila na yung kalamangan, di ba? With that 8K gold advance. Pero isang teamfight na nahumahuli. Huwag yan. May kiliti ako dyan. Tingnan natin, makikita na sila sa kanilang mga tagpuan. Wild Axe will reveal them. Ah, ganda naman ang blink dito ng center. Pero yun lang! Napakahusay nun! Naubos agad ang buhay dito ng center war runner. Pero there's a dream coin. Sa dalawa, Rapture. Yun lang umabot ang friendliest grip of them all. The Fiend's grip. At hindi pa mamamatay si Yobi because of the battle trance. And will he go down? Ah, pinagpapasapasahan nila dito yung chain cross. And yes, Fly Solo will go down as well. Double kill yan para kay Japoy. And eto, lamalaban pa kasi na. Inong, kaway-kaway. Godlike for Japoy. Grabe. Kita-kita ko yung back na kahit nila kay Troll eh. Talaga walang magawa si Troll dito. Nakita mo na grip etong si Troll. Pero na-cancel lang din in a way. Pero kahit na yung every second is sobrang halaga for Troll Warlord. So dapat hindi siya makaita. And kita mo, after naman trance, inantay lang ni Cirque. And then after niya mag-trance, sinalver lang siya. So hindi siya makabalo talaga. At sabihin mo magsatanin siya dyan. It's over! Sabi nga ni Carl Zephyr, ano ba? Ayun, si Jenica, oh. Mukhang nag-aaya pa talaga sila ng reunion, nagtatagpa ng iba. Naku po. Pero... Ano ba yan? Ano nga? Let's go. Ano nga? Jesus ako eh! Chat mo so ka eh. Chat-chat ko nga si... Chat mo so. Joke lang. Don't underestimate me, the... Yes. Joke lang. Kidding aside, pero uy! John Will, nahuli pa nga dito. Wala pa ito, oh, no? Parang wala rin attack speed siya, no? Eh, more on damage yung kinuha ni MC White dito, eh. Ano yan, eh? Nature's Prophet yan, eh. Agi pa yan. Mataas ang ano yan, eh. I mean, hindi na enough. Hindi na enough. Meron siya, pero hindi na enough. Masyado ng maraming items yung Neon Esports dito. Meron na rin silang Crimson dito. So, paano na, di ba? Eh, ano mang gagawin yan? Unless... Scott Murillo. Android. Ah, yan. Re-request ko niya. Kailangan sabi ko si Kuya dito gabi. May pwede. Baka pwede. Android. Lucky charm ako eh. Lucky charm ako niya ni na boss Martin G. Oo, malapit na ang ating major mga besi. Ang major natin ha, will be on March 15. 22. To March 22. Ayan, ilalabas na yan ng ating director. Antay-tay tayo onte habang nagwa-roshan dito ang Neon Esports. Ayun nga, speaking of, sige, sige. Okay. Ay, teka na po. Napasok dito si JG. Yung Omni Knight. Magiging Omni Knight. Oy, nabura. Omni Knight? Omni Knight nga. Tingnan natin, ha. Guardian Angel has been bought. Dream Coin, naibigay na. And ako po. Japoy, with that Hurricane Pike and JG, delikado siya dito. Naka-bezel pa. Mamamatay yung pare. And Enryo, yun lang. Pinagpasapasahan nila yung Gentle Snow sa loob. Mamamatay din dito si Enryo, or the center war runner. And yun ay just mabes. Sabay na lahat. And buybacks will be committed. Or rather, yung isa lang pala. Oh no, that's a team wipe for the side of Ed, oy. Uy, X-Loki, and there you go. Good night, Irene. It's over. Gigi will be called. Good night, Irene. Aga. Napaka-aga naman nun. And that means, babla tayo, walang mag-exit na post. Walang mag-exit na post. Tingin ko, drafted lang talaga yung nangyari sa kanila. Oo. Na-outdraft lang, no? Sayang. Yun lang, the only explanation I have is outdrafted yung... Dun sa Nature's Prophet pick. With that NP. Ah. So, well played. Baba sa Neon Esports. Kasi, kanina, parang may sila yung medyo na-outdraft. Napatagal lang nila yung laban. Pero on the second game, keeping their composures up, eh, ang ganda nung nilaro nila dito sa game 2. And tulad nga ng sinabi mo, natalo sa drop pa lang, no? Hindi naman siya sobrang talo. Mayroon lang kasi talaga yung execute ng NP carry, diba? Sobrang risky na, unless sobrang tama ng troll nila dito. Malas kasi yung nag-spoil kanina. Mm-hmm. Pero again, 1-1 yung score natin dito sa ating series. So, Neon Esports and Loki tabla sila ngayon. Pero group stages pa lang naman to. Wala pang upper bracket, wala pang lower bracket. Hindi pa natin madedetermine. After ng group stages yan, malalaman natin kung saan ba yung Neon Esports, saan ba yung Loki dito. Yan, one of the things. Okay, magalala. Pwede natin supportahan. Mapupunta ako. Sa tingin ko, nandito ako lagi sa pang-umaga na to eh. Yung Hainan. Same. So, mukhang Hainan na kami muna ang sasamahan nyo. Sasamahan natin. Sasamahan natin yung mga makakalaban ng Neon at saka ng ex-Loki na. Tomorrow, alam ko may maraming laban yung Neon Esports. Exit na po, sir. Tutulungan natin silang umexit, di ba?
Pero ano ba, hindi, wala pa naman tayong schedule niyan. Pero again, yung Filipino teams naman ang i-cover natin dito. Pero right? Mamaya 4 PM guys, ha? Yes. Kita-kita tayo sa at. Abot ba tayo sa ano? Saan? Abot ba tayo sa... Civil War? Ay. Sige, commercial break muna to. Kaso baka hindi ba mag... Oo, sa tingin ko hindi aabot eh. Baka mag long game tas hindi ka makarelive. Mm-mm, eh magre-relive ka pa. Pero commercial break muna tayo. Pero syempre, bago kami mag-break, ask eh... Ask mo na lang oo. Again, maraming salamat sa mga nanood. Eh, exit na ba tayo, Sir Pilaj? Tingnan natin. Basta, before we leave, of course, please follow our social media pages. Yung pinosan kanina, Casey, sa stream mo. fb.gg/CaseyLinWXC. Nag-i-stream ako mainly Dota and Apex. Mm-hmm. Ako, like nyo lang yung page ko. Okay na yun, Norain. Norain the plan. Basta nag-direct yung kanina. Minsan nag-i-stream ako... Minsan nagpa-podcast ako about sa Dota or anything na kung ano. Ayan. Tapos, kakulitan. Or on twice, mga twice, ano, memes. Tsaka kung ano-anong memes. Tsaka pwede makipagkulitan sa akin. Basta hindi mag-overboard. Alam nyo naman yun. Yuppie. Diba? And magluluto tayo ng mga kung ano. Ay, di ba lang. Nagutom lang ako. Pero yun, again, maraming salamat sa mga nanood. Again, mamaya tayo, 4 PM. Coverage tayo ng isa sa mga paboritong tournaments, mga minor tournament. Ano nga ang pangalan nito, minor tournament? Finance! Hindi, yung minor natin. Ano? Star Ladder. Ano? Star Ladder. Star isa sa mga paborito minor. Ko yan eh. Oh, isa sa mga paboritong minor. Tournament ni Pilaj. Mm-hmm. Minor tournaments. 16. And then, after noon, ayan, hanggang gabi na yan. Ayan, samahan nyo mamaya sila JB, sila Boss Alo, sila Kuya D, sila Kyle, lahat sila magkakast. Tapos, ano ko lang, quick shoutout lang. Again, sa BSB, mamaya may laro sila sa MPL. Ha? And shoutout sa mga finest supporters ko dyan sa page ko. Sugod tayo doon, supporta tayo kay Kuya Nick. Ha? Supporta tayo sa team ni Kuya Nick. Hashtag horns up mamaya. Sugod tayo doon sa welcome, coverage. Welcome, Charlie. Nakakatuwa naman kasi pag nagpapasalamat sila sa coverage natin, nakaka-flattered lang. Oo naman. Sinamahan nila tayo hanggang sa dulo. Basta bukas, ganun ulit. Kung hindi 10 o'clock, 10 a.m., 12, doon tayo sa Pinoy team. Na ano, it's either laro ng Neon or ano. Dun. Anong chismisan? Dun. Hindi ko alam. Sa mga Neon. Hindi. Ayun! Pero, ayun. Ano pa ba? I think na-cover na naman lahat. So, kami ni Casey. Papaalam muna kami mga sir. Again, yeah, kami ang mga naging shoutcaster nyo for this game. This is Pilaj. And this is Casey. At kami, sabay na kami ngayon ni Casey. Exit na po, sir!